pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Opo, ang Panginoon ay laging suma sa atin at ngayon samahan naman natin siya sa pag-aalay ng banal na misang ito at upang lubos tayong makasama, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat na wang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristong anak mo taming Panginoon, na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parorosahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit, ang lahat ng umibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namamahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya.
Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na andulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at matuwid. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Kapag siya ang humat, pating mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay ng hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakinggan nga ninyo ang kaulugan ng talinagang tungkol sa mga hasik. Ang nakikinig tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan.
Dumating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng bining nahasik sa kabatuhan ang nakikinig sa salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman na nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi makapamunga at inilalarawan ang nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakuunawa nito. Sila'y namumunga, may tag-100, may tag-6 na po, at may tag-30. Ito ang magbuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Kung natatandaan po ninyo, nagkwento ng ating Panginoon tungkol sa isang mga hasik na naghasik ng iba-ibang, ng maraming mga binhi. Iba nahulog sa tabi ng daan, iba nahulog sa mabatong lupa, iba nahulog sa dawagan kung saan matinik, at bandang huli, may mga nahulog sa maganda't matabang lupa at nagbunga. Ngayon, pinaliliwanag ng Panginoon sa pamagitan ni San Mateo ang kahulugan noong kwento o talinhaga na yon. At itatanong natin sa ating sarili, tayong mga deboto ng Poong Nazareno, saan kaya tayo kabilang sa mga nahasik sa tabi ng daan na hindi nakauunawa? O tayo ba ay katulad ng mga nahulog sa mabatong lupa? Agad tuwang-tuwa na nakatatanggap, ngunit pagkatapos, bumibigay naman pagka may mga pagsubok. O katulad ba tayo ng mga nahulog sa dawagan na okay, tumutubo, umuusbong, ngunit hindi makapamunga? Bakit? Kasi abala sa mga makamundong bagay, sa kayamanan, sa popularidad, sa pagsikap, sa pagkakaroon ng poder dito sa mundong ito. Ngunit bandang huli, mayroong mga nahuhulog sa matabang lupa at itong lupang ito ay pinamumunga sila ng masagana 100 beses, 60 beses, 30 beses. Hari nawa, kayo yon. Kayo, hari nawa, ang matabang lupa na pagtanggap sa salita ng Diyos, katulad ng naririnig ninyo ngayon, ay namumunga ng marami. Anong bunga ang iniintay sa inyo? Bunga ng kapakumbabaan, bunga ng pagmamahal, bunga ng paglilingkod, bunga ng pagpapatawad, bunga ng mabuting asal, bunga ng pagsamba sa Diyos,
Yan ang bunga. Ganyan po ba tayo, mga minamahal kong kapatid sa pong Nazareno? Kayo po ba ay matabang lupa? Amen o hindi? Lakasan nga ninyo, matabang lupa ako. Lakasan ninyo. Namumunga ako ng mabuting asal. Nagmamahal ako. Nagpapatawad ako. Naglilingkod ako. Ha, rinawa pamungahin ako ng Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Hesus Nazareno, pamungahin mo kami. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal na kapatid, nais ng Diyos na tayo mamunga ng mabuting asal. Kaya tayo naman po ay humingi ng Kanyang tulong. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang nauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamayapa sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Amang Diyos, minamahal mo kami at nais mo kaming mamunga ng mabuting bunga. Igawad mo sa amin ang biyaya mo upang kami nga ay mamunga ng mabuti ayon sa kagustuhan mo sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghaharing, ang paghahain ito na sa dambana ng krusay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatawa'y tumusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga angel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtihis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay ibihan.
kondisyon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, tambahin ang taamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo tunghayaan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong sambayanan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ababayaan, oh
sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang sabo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, announcement. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno ay tumatanggap pa ng mga mag-aral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kaway na krus at na nagbibigay buhay ay iyong iatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, mamunga ng marami. Salamat sa Diyos.